Good day everyone! Welcome back to my channel! It's me again, Ma'am Shiami. So for today's vlog, meron na naman po akong gustong i-share sa inyo na tips. Siguro naman nakita nyo na sa title kung para saan po ito. Ito po ay gamot para sa mga nagkakaroon ng tonsillitis or namamagay yung tonsil nila. Nagkakaroon sila ng tonsil stone. Ganyan. Kasi po, ito po yung talagang nagiging sakit ko pagka nasosobrahan ako sa matatamis na pagkain, like chocolates, mga ganun po. And yung mga malalamig po na inumin. So, sa panahon ngayon, sobrang init. Napakainit, masarap pong uminom ng malalamig na inumin. Kahit tubig pa po yan, basta malamig, pag nasosobrahan po ako, ganun po yung nangyayari sa akin. So, dati, siyempre, pag nararamdaman ko ng namamaga yung tonsil ko, umiinom na agad ako noon ng antibiotics. Kasi yun po yung nire-reseta ng doktor sa akin pag nagpapacheck up ako noon. Pero sa ngayon kasi is buntis ako. So, ayokong uminom agad-agad ng mga ganung mga gamot, mga antibiotics. Kasi nga, siyempre, hindi po tayo allowed na uminom ng mga any antibiotics na hindi po nire-reseta ng OB. So, bago kasi ako nagkaroon ng ganito, is kakatapos lang din ng check-up ko. Siguro, check-up ko today, kinabukasan, dun nag-start ng pamamaga ng aking tonsillitis. So, hindi na ako bumalik pa para bumalik pa sa OB ko para magpa-check-up ulit. And kung ano yung mga iinumin kong gamot. So, ang ginawa ko po is, nag-gargle po ako ng Silver Swan suka, sukang puti po, pwede po. And, pwede rin pong apple cider kung ano yung available na vinegar po sa inyong kitchen. Pwede po yun na ipang gargle po natin. So, every morning, nag-gargle po ako, like, magtutoothbrush muna ako. Magmumumog, then ang pang final ko is itong suka. Yes po, suka po. Minsan nilalagyan ko din po siya ng asin paggabi. Paggabi na kasi ang suka po hindi lang po siya masarap sa ating lutuin, kundi nakakagamot din po siya ng pamamaga ng tonsillitis dahil meron po itong antibacterial property. So, babasahin ko na lang po yung sinearch ko sa Google. Gargling with diluted apple cider vinegar may help break down the materials and the tonsil stones. Mix 1 tablespoon of apple cider vinegar with 1 cup of warm water and gargle. Doing so up to 3 times a day may help loosen the stones over time. So, i-dilute po siya sa tubig. Pero ang ginagawa ko po is pure. So, kung kaya nyo po ng pure na i-gargle to, konti lang naman konti lang naman yung pang-mumumog nyo. So, mga small amount lang po. Pero pure yung ginagawa ko. Ginagargle ko po siya. So, paggabi naman po, yung bago ako matulog, yun nga, nilalagyan ko siya ng maligamgam na tubig and asin. Yun yung ginagawa ko pag bago matulog. So, maligamgam na tubig, lalagyan ko ng suka, then asin. So, konti na lang po yung laman nito, paubos na siya. Kasi, sinalin ko na rin po sa lagayan. So, masarap. Ito po yung ginagamit ko din kasi na na panluto, Silver Swan. So, ito yung available sa kitchen namin. So, ito na yung ginamit ko. Pero, pwede rin po kahit anong brand ng suka. Yun nga po, apple cider is maganda din na na pang-gargle. Pero, mas mahal po yun. And, kung meron kayo sa kitchen nyo, why not, diba? Para hindi na kayo bumili. Pero kung wala po, eto po, pwede po yung mga white vinegar, mga ganyan po. So, yun lamang po ang ginawa ko. 3 times a day ko siyang inulit-ulit. And, 2 days pa lang po, nawala na yung
yung pamamaga, kasi pagka tinitignan ko siya sa ano, binubuka ko yung bibig ko, namamaga po talaga yung ano ko, lalamunan na as in ang pula-pula niya, ganun po yung ano itsura niya. Then may mga para siyang tonsil stone nga. So yun. Eh hindi yun nga, hindi po talaga ako uminom ng mga antibiotic. Pwede po palang gumaling na suka lang po yung ating igagamot sa ating ano. So yun nga po, gumaling po yung aking tonsillitis na naggargle lang po ako ng vinegar, white vinegar. So sa mga may tonsillitis po dyan, ang hirap po kasing magkaroon nito dahil mahihirapan ka rin magsalita. Ultimo paglunok ng laway mo is mahirap, guys. Then sa tubig, pag inom din po ng tubig is struggle talaga, lalo na po sa pagkain ng mga solid food. So, ang nire-recommend lang po na pagkain pagka may mga gantong sakit is yung mga malalambot na pagkain like lugaw, sopas, mga ganon. Pero, pwede rin naman kumain ng mga hard food. Kaso nga lang, yun nga, mahirap po talaga siyang lunukin. Then, iwasan nyo rin po yung mga malalansang pagkain pag may mga ganto po kayo. Kasi, bacteria po kasi yun eh. Yun yung magpapatrigger, kumbaga, pag malansa, syempre, iwasan natin kasi meron siyang pamamaga at may sugat po siya. So, ganun po yun. Kaya, yun lang po ang aking may share for today. So, sana po may natutunan kayo. Lalong-lalo na po sa mga buntis na takot din uminom ng mga gamot, katulad ko. So, eto po, napakamura lang and safe na safe po si baby, safe na safe po si mommy sa paggargle ng white vinegar. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you for watching, guys. So, please like, subscribe, and share nyo na rin po ang video natin para mas marami pa pong makanood sa mga hindi pa po nakakaalam ng gantong remedy na pwede nating gawin.